Saksi ang gabi, kampanya sa mga lokal na posisyon o marangkada na. Bilang ng mga lokal na posisyong paglalabanan, alamin sa ating countdown to election 2022. Interagency Task Force kontra vote buying, buboy ng COMELEC at ilang ahensya ng gobyerno. Delivery rider sa Pasay, kinumog ng mga tricycle driver, ano ang punot dulo? Mga kapuso, umarangkada na rin ang kampanya para sa lokal na posisyon. Kanya-kanyang gimmick ang mga kandidato at nagpaalala naman ang COMELEC tungkol sa mga patakaran gaya ng health protocol at tamang campaign materials. Saksi, si Marie Zumal. Simula na ng laban sa mga lokal na posisyon. Ang pag-arangkada ng kampanya, malapiesta. Animoy, wala ng pandemya. Kompleto sa banda, may mga lobo at banderitas pa. May iba pang cast of characters, rebulto ng mga superhero, o kaya'y mascot. Ang bawat kalsadang daanan ng motorcade okupado ng float ng mga kandidato, convoy ng sasakyan ng mga supporter at mga taong nag-aabang sa daan. Kabi-kabila na rin ang paniligaw sa labas ng Metro Manila. Sa Lawag, Ilocos Norte nga, may mga mascot din at pamimigay pa ng candy. T-shirt naman ay pinamahagi ng ilang kandidato sa Santiago City sa Isabela. Sa Bulacan, bukod sa motorcade, nagbahay-bahay rin ang ilang tumatakbo para mamigay ng pulyeto sa mga botante. Hindi rin nakaligtas sa buhol-buhol na traffic ang mga taga Coronadal City. Ganyan din ang nangyari sa ilang kalsada sa Iligan City. Pati sa Zamboanga City, na resulta ng mga marcha at motorcade. Bagamat nagpapatupad na ang COMELEC ng kaunting kaluwagan sa pangangampanya, ngayong karamihan ng mga lugar sa bansa ay nakasailalim na sa Alert Level 1 at 2. Muling nagpaalala ang COMELEC sa kapwa kandidato at mga taga-suporta ang mahigpit pa ring sundin ang mga minimum health protocols. Hanggat maaari, tayo po'y nakaligtas dito sa COVID, bumaba po ang insidente natin dahil sa lagi natin pagsusuot po ng face mask. And therefore po, panatilihin po natin yan at syempre yung palagi magdi-disinfect ng ating kamay at yung social distancing kahit pa nga 100% capacity sa level 1 po ang ating ipatutupad. May mahigpit ding pagbabantay sa seguridad gaya sa Cavite kung saan may nakakalat ng COMELEC checkpoints kahit madilim pa. Ini-inspeksyon ang mga motorista bago patuloyin sa lalawigan. Ano po? Ano humarurot? May checkpoint. Nabigla po. Nabigla ka? Sa Santa Rosa, Laguna, maaharap sa reklamo ang rider na ito. Hindi lang siya humarurot pagdating sa COMELEC checkpoint. Nakainom pa. Sa buong bansa, 488 na mga bayan at 58 na lungsod ang binabantayan ng PNP dahil itinuturing na election hotspots. Sa mga yan, 39 na mga bayan at 7 na mga lungsod ang binabantayan dahil nasa red category o pinakamataas na alerto ng pulisya. Binabantayan din ang pagtalima sa tamang sukat at pagkakabit ng campaign posters. Sa mga common poster area, nagsulputan ang naglalakihang posters ng mga kandidato. Pero may mga naaktuhan kaming nagkakabit ng campaign paraphernalia sa mga poste ng ilaw at mga puno. Bawal yan ayon sa COMELEC. Kaya nagkakasarian ang COMELEC ng Oplan Baclas gaya sa South Cotabato. Ako si Mariz Umali, ang inyong saksi. Forty-five days na lang bago ang May 9 national and local elections. At ngayong umpisa na rin ang kampanya sa mga lokal na posisyon. Ilan nga ba ang mga pwestong pinaglalabanan? Sa House of Representatives, 316 ang mga posisyong up for grabs. Ngayong araw, ang umpisa ng kampanya para sa 253 na district representative o pangkinatawan ng iba't ibang distrito sa bansa. Sabay kasi sa umpisa ng kampanya sa national positions noong Pebrero ang para naman sa 63 party list representatives. Lahat naman ang mga posisyon mula probinsya hanggang lungsod at munisipyo mababakante. Kaya ang mga paglalabanan sa mga kapitolyo, 81 sa pagka-gobernador, 81 din sa pagka-vice-gobernador at 782 sa pagiging bukal o provincial board member para sa mga sangguniang panlalawigan. Sa mga lungsod, ang laban o labanan ay para sa 146 na pagka-alkalde at 146 din sa pagka-vice-alkalde. 1,650 naman sa pagka-konsehal para sa mga sangguniang panlungsod. At pagdating naman sa mga bayan o munisipalidad, nasa 1,488 na pagka-alkalde ang paglalabanan, 1,488 din sa pagka-vice-alkalde, at 11,908 sa pagka-konsehal para sa mga sangguniang bayan.
Nangangalahati na ang kampanya para sa national position at tuloy sa panunuyo ang mga presidential at vice presidential candidate. Saksi, sina Ian Cruz, Jonathan Andal, Jamie Santos at Salima Refran. Yung mga rallies ngayon, hindi siya yung kandidato. Sa pre-tape na programang kandidato, sinabi ni Vice President Lenny Robredo na kailangan timbangin ang pakinabang ng bansa sa isabok at sa mabigat na social cost nito. Tingin ni Robredo, kailangang suspindihin ito at imbestigahan kung ipagpapatuloy pa. Isusulong rin ni Robredo ang mga amendments sa batas para mas pagaanin ang pagdinegosyo tulad ng direktang pagbili ng mga LGU sa mga produktong gawa ng maliliit na negosyo at pagkakaroon ng mga diskwento sa logistics tulad ng shipping at delivery. Dumalo rin si Robredo sa election forum ng CBCP. I have always been critical of the way yung drug war was being conducted, yung patayan na nangyayari. Nakapagbigay ako ng maayos na recommendations at ngayon alam ko kung anong gagawin sa drug war pag ako yung nabigyan ng pagkakataon to lead the nation, na gagawin ko pa din siya with as much vigor. Ang running mate niyang si Senador Kiko Pangilinan nakipagdialogo naman sa mga magsasaka sa Manolo Fortich sa Bukidnon. Anya, ang direktang pagbili sa ani at huli ng mga magsasaka at mangisda ay mahalagang suporta ng pamahalaan. Ang gobyerno bibilin sa tamang presyo. Pag maganda ang kinikita ng magsasaka, alam niyang bibilin ng gobyerno sa tamang presyo, bilyong-bilyong halaga, maingganyo siyang magtanim pa. Dumalo rin si Pangilinan sa proclamation rally sa Misamis Oriental kung saan nagpasalamat siya sa mga sumusuporta sa Team Lenny Kiko. Sa pag-endorso naman ng Partido Reforma sa Tambalang Robredo at Senate President Tito Soto, sinabi ni Pangilinan na mas marami raw na suporta para sa pinaglalaban ni VP Lenny na gobyernong tapat, mas mabuti. Nauna nang sinabi ni Robredo na si Pangilinan lang ang kanyang vice-presidente. Nagtapos sa pagdalo sa Grand Proclamation Rally sa Liba City ang pangangampanya ni Mayor Isko Moreno sa lalawigan ng Batangas ngayong araw. Bago yan, nagkaravan si Moreno kasamang ilang senatorial candidates sa bayan ng San Juan. Sa gymnasium, hinarap niya ang mga taga-suporta at lokal na opisyales na nag-endorso sa kanya. Naroon si Senate President Pro Tempore Ralph Recto na humingi ng suporta para sa alkalde. Umaasa pa rin si Moreno na susuportahan siya ni Pangulong Duterte. Ang sabi ng Malacanang, wala pang pinal na sinasabi ang Pangulo kung sino ang sinusuportahang presidential candidate kahit pa inendorso ng kanyang partido si Bongbong Marcos. Pero nauna nang kinumpirma ng Malacanang na nagkita ang Pangulo at si Marcos. Good for Marcos. Kung nabigyan siya ng advice. How I wish mabigyan din ako ng advice. Paano manalo? Kasi importante yun. Diba? Magbabaka sakali pa rin ako. Katulad mo, kailangan makumbisi kita mag-switch to Isko. Nagpunta rin si Moreno sa bayan ng San Jose. Nakasama naman si Doc Willyong sa campaign rally sa bayan ng Balete. Sumalang din sa CBCP Election Forum si Senador Manny Pacquiao. Isa sa mga tututukan daw niya ang judicial reform at paglalaanan niya ito ng sapat na budget. Pinaka-problema talaga dyan, pinaka-problema yung budget. Magkano lang ang budget ng ating judiciary. The more na tumatagal yung kaso, the more nagkakaroon ng negosasyon, nagkakaroon ng korupsyon. Sa problema sa alak, sugal at iba pang bisyo, sinabi ni Pacquiao na dapat itong i-regulate. Anya, obligasyon ng gobyerno na tiyakin ang kapakanan ng mga Pilipino. Naniniwala rin si Pacquiao na mahalagang maibalik ang moral values. Wala namang aktibidad ang kanyang running mate na si House Deputy Speaker Lito Atienza. Nasa kanyang hometown sa Ilocos Norte si Bongbong Marcos para sa proclamation rally ng mga lokal na kandidato ng Nationalista Party. Alam naman natin, marami po tayong katanggali, gagawin nila yung lahat ng nagagawin. Kaya kailangan ay buuhin talaga natin at ipakita natin sa buong Pilipinas kung ano ang tunay ng ibig sabihin ng Solid North. Ang katandem niyang si Davao City Mayor Sara Duterte dumalo sa mga local proclamation rally sa Maynila ngayong gabi. Dapat po hindi na natin sinasara at binubuksan ang mga trabaho, nilalockdown ang mga hanap buhay. Dahil po meron ng bakuna, may mask na, may gamot na. Kinumpirma naman ang kampo ni Marcos na nagpulong sina Pangulong Duterte at Marcos. Nagpasa tayo ng create
Inilahad ni Senador Ping Lacson ang sa tingin niya ay tunay raw na dahilan kung bakit binawi ni Partido Reforma President Congressman Pantaleon Alvarez ang suporta sa kanya. Sa text message sa mga mamamahayag, sinabi ni Lacson na hindi siya naniniwalang resulta ng mga survey ang dahilan kung bakit siya ipinagpalit ni Alvarez kay Vice President Lenny Robredo dahil pareho lang naman daw silang malayo sa survey leader. Mas issue daw ito ng gastusin sa kampanya ng kanilang local candidates. Sabi ni Lacson, hinihingan daw siya ng chief of staff ni Alvarez ng 800 million pesos na karagdagang pondo na sinabi niyang hindi niya kayang ibigay. Dagdag ni Lacson, kulang daw ang kanilang campaign funds at baka hindi raw ito pumasa sa Statement of Contribution and Expenditures na ipapasa sa COMELEC. Tugon ni Alvarez, pondo para sa ground personnel kabilang ang mga poll watchers ang maaaring tinutukoy ni Lacson. Normally, yung partido nagbibigay talaga ng budget yan para sa precinct watchers. At ito ay kung ilang number of precincts yung buong Pilipinas times 2 yan. And then, per precinct watcher, ang meal allowance dyan na binibigay standard is 1,000. Kasi nga 24-hour nag-duty yan, dalawang shift. So medyo malaki talaga yung halaga. He denied, but effectively, he also admitted na talagang merong requirement na 800 million. In fact, he computed it. Ano? Ito yung pangapang poll watchers. When we say poll watchers, ang nangangailangan talaga dyan, mga local candidates. Sa sinabi naman ni Lacson na mababa rin sa survey ang piniling suportahan ni Alvarez, sinabi ng dating House Speaker na makikita na raw na may traction ang kampanya ni Robredo. Ayon naman sa tagapagsalita ni Robredo, ang kampanya nila ay umayabong sa inisyatibo at volunteerism at wala raw silang 800 million pesos na maibibigay kahit kanino. Malinaw anya sa kanila na ang suporta para sa kandidatura ni Robredo ay nakaangkla sa pag-asang marereforma niya ang gobyerno. Sa Facebook post naman ni Reforma Senatorial Candidate Monsur del Rosario, inihayag niya ang kanya na ring pagsuporta kay Robredo. Nasurpresa naman si Partido Reforma Chairman Emeritus at Founder na si dating Defense Secretary Renato de Villa sa pagsuporta ni Alvarez kay Robredo. Being one of the original endorsers and supporters of Ping Lacson, I will stick with him and I hope that those who are supporting him in this fight, in this political battle, will continue to support him. Patuloy namang sinusuportahan ni Alvarez ang kandidatura ng katandem ni Lacson na si Senate President Tito Soto. Kanina umaga, nasa Sorsogon si Soto na chairman ng Nationalist People's Coalition kasama ang kapartidong senatorial candidate na si Governor Cheese Escudero. Dumalo rin si Soto sa simula ng local campaign sa Quezon City. Majority sa amin, siyempre, susunod sa request ko na si, si Senator Lacson. Pero wala pa kaming, wala pang official stand yung partido. Ako si Ian Cruz. Ako si Jonathan Andal. Ako si Jamie Santos. Ako si Sanima Refrain. Kami! Samantala, magkakaroon po ng Interagency Task Force para tutukan ang mga kaso ng vote buying sa eleksyon 2022. Sabi ni COMELEC Commissioner George Garcia, bubuin sa susunod na linggo ang Task Force Kontra Bigay na papalit sa kanilang Task Force Vote Buying. COMELEC pa rin ang manguna sa bagong task force at kasama ang pitong ahensya ng gobyerno, kabilang ang Justice at Interior Departments, NBI, PNP at AFP. Ay kay Garcia, kapag nabuo na ang task force, pwede na magsumbong ng mareklamo ng vote buying sa mga kasaping ahensya. Sa ngayon, pwede muna magsampa ng reklamo sa mga tanggapan ng COMELEC. Matapos ang rollback nitong Martes, may namumurong oil price hike muli sa susunod na linggo. Paliwanag ng oil industry sources, pumalo sa $111 per barrel ang Dubai crude. At base sa kanilang projection, posibleng nasa 7 hanggang 8 piso ang dagdag sa kada litro ng diesel. Nasa 2 hanggang 3 piso naman sa kada litro ng gasolina. Kanina nangalampag ang nasa 20 jeepney drivers sa Maynila. Nais nilang ibasura ang oil deregulation law at alisin ang fuel excise tax. Una nang sinabi ng gobyerno na malamang pagbigyan ang mga ito. Nanawagan din ang mga tsuper na ibigay na ang ayudang ipinangako raw sa kanila. Sa ngayon, nagbibigay na ng 6,500 pesos na fuel subsidy ang gobyerno sa mga PUB driver.
Nag-issue po ang LTFRB ng special permit sa mabus na biyang probinsya. Sakto po yan, lalo't inaasahan ang buhos ng mga magbabakasyon ngayong papalapit ang Semana Santa. Saksi, si Bam Alegre. Mahigit 2 linggo bago ang Semana Santa, naghahanda ng LTFRB. Nagbibigay na sila ng special permits para sa mga bus na biyahing probinsya. Hinihikayat nila ang mga bus operator na mag-apply at maghain ng mga dokumento. Bukod sa dami ng mga papasadang bus, pinatitiyak din ng LTFRB na ligtas sa pagbiyahe ang mga bus para iwas disgrasya. Dapat ma-inspeksyon ang kondisyon mula sa mga gulong hanggang sa headlights. At dapat may insurance ang sasakyan. May mga bus company na rin nag-adjust ng oras ng biyahe. Kasunod yan ang sinimulan kahapon na 2-week dry run ng pagdaan sa EDSA ng mga provincial bus mula 10 p.m. hanggang 5 a.m. Malaking tulong po ito kasi una sa lahat, nakakatipid tayo ng oras. Pangalawa, dahil mahal ang presyo ng krudo natin, mas makakatipid po tayo dahil mas malapit sa EDSA. Kasi mas maiksi ang kilometer na bago ka makarating ng NLEX, mas maiksi ng mga halos 15 minutes to 30 minutes ang travel time kaysa sa Mindanao Avenue na inaabot ng 1 hour bago ka makarating ng NLEX. Ano naman kaya masasabi ng mga pasahero? Mas okay na yung babalik yung mga bus dito sa gilid ng EDSA kasi hindi na mahirapan yung mga pasahero na pauwi ng probinsya kasi kung unlike pupunta pa sila ng PTEX, medyo hassle sa kanila yon. Mixed yung reaction ko kasi there's a big possibility na traffic na naman, 'di ba? So madami na naman dadagdag na sasakyan. Pero if accessible naman siya sa lahat, sa mga commuters. Sa NAIA naman, ramdam na rin ang unti-unting pagdami ng mga magbabakasyon. Madaling araw pa lang, mahaba na ang pila sa departure area ng NAIA Terminal 3. Pabiyahe kami sa Virac, sa Catanduanes Island. Pinili namin nun kasi it's virgin pang island, hindi masyadong popular. And then also, we have a beach house there. Excited. Kasi kailangan lumabas ng kwan. Nakakulong ng 2 taon. Hindi ako masyadong worried. Okay naman, basta mask lang siguro dito. Paano pa kaya sa Semana Santa? Simula April 1 kasi, bukas na ang Pilipinas sa lahat ng fully vaccinated tourists. Kaya sa inaasahan dagsa ng mga biyahero, naglatag na ng operational guidelines ang pulisya para masigurong nasusunod ang health protocols. Babantayan din ang peace and order sa mga tourist destination at lugar ng pamamanata pagdating ng Semana Santa. O si Bam Alegre, ang inyong saksi. Binugbog ng 3 tricycle drivers sa Pasay ang isang food delivery rider. Ang ugat ng pagkuyog, alamin sa pagsaksi ni June Veneracion. Nagsimula ang lahat ng maharang ng tricycle ang nakaparadang motorsiklo na ito sa Taft Avenue sa Pasay nitong Lunes. Inusod ng rider ng food delivery service ang nakaharang sa kanya. Noong una, isang tricycle driver lang ang kaaway ng rider. Pero ang nangyari, kuyog ang inabot niya. May 2 pa kasing tricycle driver na nung una ay umaawat lang pero nakisuntok na rin. Kinilala ang biktima na si Vincent Corby. Sa Mr. Corby, nanonood ka ngayon. Andito po si Munching po. Humingi po ng tawad sa iyo. Para harapan ng usapan, pinagharap muli ng barangay ang biktima at ang 2 sa gumulpi sa kanya. Nung inawakan ko na yung tricycle nila, sila nagalit, sinapak ako, tapos sasaksakin ako. Tapos itong 2, tumulong pa, imbis na umawat. Nagkamayan din naman sila kalaunan at nagkaaregluhan sa danyos. Alam kong malaki na po yung binigay niyong 10K, kaya lang po. Ayun nga po, kinapos po. Napagkasunduan na magdadagdag pa ulit sila ng halagang 5,000 para sa pagpapaayos ng cellphone. Pero hindi pa tapos ang problema ng mga nasangkot na tricycle driver. 1 month ko na silang sinususpindi sa ngayon, yung 3, kasi napakagaan naman ang parusa kung 1 week lang yung ibibigay ko. Ako si June Veneracion, ang inyong saksi. Binugbog ng isang driver ang isang menor de edad na biker sa Gapan, Nueva Ecija. Batay sa imbestigasyon, nagkagigitan ang bisikleta ng biktima at kotse ng suspect at 4 pa niyang kasama. Napamura umano ang biktima at sa galit hinabol siya at sinuntok ng mga suspect. Isinumbong sa pulisya ang nangyari at nang maaresto ang mga suspect, nahulihan sila ng madilisensyadong baril at bala. Ang isa sa mga suspect may standing arrest warrant pa pala. Tumanggi magbigay na payag ang mga suspect.
Magbabalik na ang ilang aktibidad tuwing Semana Santa na nakansela dahil sa COVID restrictions. Bukod po sa mga misa, muli na rin gagawin ang alaylakad at Stations of the Cross. Natuwa po riyan ang ilang deboto sa Pangasinan. Paalala naman, ilinggayan Dagupan Archbishop Socrates Villegas, ugaliin pa rin ang minimum health protocols gaya ng pagsusuot ng face mask at physical distancing. At higit sa lahat, magpakita ng pagmamahal at pagmamalasakit sa kapwa. Tuloy rin ang panunuyo ng iba pang presidential at vice presidential candidate. Saksi, si Katrina Son. Sa programang Candidate Talks, iginiti presidential candidate Faisal Mangondato na itutulak niya na gawing federalismo ang sistema ng bansa kung siya'y manalo. Mapapabilis daw kasi nito ang rehabilitasyon ng Marawi at pagbangon ng mga probinsya sakaling maharap sa sakuna. Kung ang federated region ay mabigyan ng pondo, mabigyan ng power, sila na mismo ang magsosolve ng problema sa kanilang mga region. Lumipad din siya pa Marawi ngayong araw para sa gagawing caravan ng kanyang partido. Bukod sa pagsalang ng AVP sa e-rally, walang abiso ng pampublikong aktibidad ang running mate niyang si Carlos Serapio. Nagtungo naman sa Dasmariñas, Cavite si Ernesto Abella para sa proclamation rally ng mga tumatakbo sa lokal na posisyon. Patay na maayos sa polisiya, magiging uulad po ang bayan ng Pilipinas at uulad ka rin. Sa kanyang pagsalang sa e-rally, ibinahagi ni Dr. Jose Montemayor ang kanyang plano sa sektor ng agrikultura. Tanggalin na natin yung rice tariffication na nagpapahirap sa ating mga farmers and making our agriculture so stagnant. Walang abiso ng pampublikong aktibidad ang katandem niyang si Rizalito David. Lumahok naman sa CBCP Election Forum sina presidential candidates Norberto Gonzalez at Cal Yodi de Guzman. Kabilang sa mga tinalakay nilang issue sa korupsyon. Is there corruption in the system or it corruption has become the system? No, ang tingin ko, sistema na natin ang corruption sa Pilipinas. The more we mistrust in our public service, the more there will be occasions for corruption. Ang sisihin natin ay yung mga batas at patakaran na nagli-legalisa sa pangaapi at pagpapahirap ng ating mga mamayan. Hanggat ganyan ang ating lipunan, magaganap ang paglaban at ang paglaban ay hahantong doon sa paghahawak ng armas. Dumalo rin si De Guzman sa proclamation rally sa Caloocan. Walang public activity ang kanyang running mate na si Walden Bello. Nagkaroon naman ng election photo shoot si Independent Vice Presidential Candidate Manny Lopez. Ako si Katrina Son, ang inyong saksi. Ilang beses nagpabalik-balik sa stall ang isang lalaking nakamask at maya-maya, sinikwat niya ang cellphone na nasa tindahan sa Naga, Camarines Sur. Kwento ng tindera, may ka-video call siya nang mangyari ang pagnanakaw. Patuloy ang imbestigasyon. Want to be fit na animoy superhero ang dating? May secret reveal sa Instagram sina Brie Larson at Jennifer Garner. Si Captain Marvel kayang buhatin ang kanyang katawan using one arm. At gumagamit din siya ng kadena, hindi para itumba ang kalaban, kundi para sunugin ang fats. At si Jenna Man, aka Electra, tila humaharurot sa kanyang on-beat jump exercise. Healthy food lang din ang diet ni Jen to stay fit at 49. At yan po ang mga balitang ating sinaksihan. Ito po ang inyong Liga ng Katotohanan. Sa ngalan ni Egan Arnold Clavio, ako po si Pia Arcangel. Hanggang sa Lunes para sa Pilipino. Sama-sama tayong magiging saksi. Mga Igan, saksi ang unang pasok ng mga balita. Maaaring mapanood ang saksi at ang iba pang GMA Newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad naman, maaaring po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.